Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So, kung mapapasin nyo guys, lumipat na po ako ng pwesto. Hindi na po tayo nasa kama and white background. Dito na po tayo sa may desktop. May ginawa kasi akong small presentation for you guys to appreciate this video, which is step number 3 on achieving our dream house, which is the construction material cost in the Philippines. So, bago ko i-present sa inyo yung small presentation ko, gusto kong sabihin muna sa inyo na ang construction material costs in the Philippines have two major categories or aspect need to consider bago kayo mag-canvas ng mga presyo o pumunta sa warehouse. Kailangan nyo munang malaman ang dalawang bagay na to. The first is location. Kasi kada different location may iba't ibang unit cost sila na sinusunod o pricing. Sa case ko na lang, I have two sites mostly. Most of our construction nasa Batangas and Pampanga area. So makikita mo talaga yung pagkakaiba ng mga material cost pricing nila based on the location itself. Even nga magkatabing warehouse lang, magkaiba ng pricing yan. And the second category naman po is time. Kasi parang ano lang yan, presyo ng mga pagkain. Depende, minsan tumataas, minsan bumababa. Parang palitan din sa dolyar, minsan tumataas, minsan bumababa. Nakatipende rin yan sa time. So, I advise, bago kayo mag-canvas ng mga presyo, i-consider nyo muna itong dalawang bagay na to. The location and the time. So, ipapaliwanag po natin sila isa-isa. Okay. So, you will see on the monitor that I have two photos. Hardware A and Hardware B. Batangas, Batangas. So, same location. The date is April 28, 2018 and the other one is April 12, 2018. So, 2 weeks interval. Then, delivered to, sent to, Jaime Balido. Address, Concepcion, Concepcion. So, it's almost same. Siguro, pagkakaiba lang nito, isang sakay lang ng jeep. Pero magkaibang hardware sila. Tinakpan ko yung pangalan nila for their own privacy. Okay. So, magpo-focus tayo dun sa mga materials na pareho. Let's start. You can see on the cement here, on the hardware A, it's 2,200 for 10 bags. So, approximately 2,200 by 10, 220. While on the other one, it's 215, the unit price. So, kung mapapansin nyo guys, 5 pesos na agad yun per semento. At hindi ka pa lumalayo. Magkaibang hardware lang yan, pero same location pa rin sila. It's on the radius, kung sasabihin mo nga naman. So, 5 pesos, malaking bagay na talaga yun guys. Isipin nyo na lang kung bibili kayo ng 100. So, 100 times 5, 500. Diba? So, labor mo na yun ng isang tao. So, let's proceed. Here, we have the 10mm. The other one is another 10mm. So, may calculator ako guys for you. So, 3,650 divided 25. So, per piece, it's roughly 146. Okay, and the other one, 10mm, 140. Alam nyo yun? Diba? Malaking difference nila kahit na magkalapit lang sila. Malaki pa rin. Ngayon, mas lumayo naman tayo ng konti. Dagdagan natin. Insert natin yung isang picture. So, Hardware C, Pampanga. So, 2018 pa rin to. But, hindi na siya April. So, it's more late, January 2018. Ano ba ang mga common nila? Okay, let's focus on the cement. So, kung titignan nyo, the cement on Hardware A is 220. Hardware B is 215. And Hardware C, 205. Okay. So, kitang-kita nyo, ang lalaki ng difference from Hardware A, B, C, lumayo ka, mas mura pala ang semento sa Pampanga. Okay, then let's go down, the 10mm steel bore. Tingnan nyo po, 140 to unit cost. Dito naman, 135, diba? 5 pesos din yun. And, so, kung mapapansin nyo, dun sa mga main material, halos hindi naman nalalayo eh. Pero, kung mag-focus kayo dun sa sand gravel, naku, napakalaki po ng difference nila. Ito, pakita ko sa inyo.
gawa rin ako ng Excel for you guys. So it's an effort talaga. Sana ma-appreciate. Okay, so here is my Excel location. Ito. So sinamari ko na based dun sa tatlong resibo na nakita nyo kanina. Meron tayong hardware A, B, and C. So si C sa Pampanga, A and B, pareho sa Batangas niya. But the time is during 2018. Okay. So sa cement, ito yung difference nila. Kung mapapansin nyo guys, 220, 215, 205. So maximum of 15 pesos ang difference ng mga materials. Okay. Then for the 10mm rebars, halos hindi naman nalalayo eh. 135 to 146. So 11 pesos maximum. Tama ba? Tama. Okay. Dito. Dito tayo sa buhangin. So kung mapapansin nyo dito 11333.33. Base pa rin dun sa resibo natin yan. Then this one 13 and then 12. 100 pesos guys. Diba? Ang laking bagay nun eh. Isipin mo na lang ilang cubic yung bibilin mo. So, sige mo, 10 cubic na lang. 1,000 na rin yan. So, kung magpapatayo kayo ng dream house, so, you really need to consider kung saan ba yung pinakamalapit na hardware o warehouse o supplier sa location nyo. Hindi kayo pwedeng mag-base dun sa pricing ko kung hindi naman tayo taga Pampanga or taga Batangas, di ba? Kailangan nyo pa rin mag-base o mag-research ng own pricing nyo dun sa nearest hardware in your location. The second category of consideration for your construction material cost is the time. Kasi kung in-estimate mo siya nung taong 2018 tapos ngayon mo pa lang siya papagawa na 2020, siguradong napakalaki na ng difference ng pricing niya. So, tingnan nyo tong presentation na to. Meron tayong dalawang resibo. Actually, it's the same store but different time. Itong isa, si 2020. Kanina lang to eh. Pinakuha ko sa kapatid ko. So, June 17, 2020. Updated to. Same to. Iisa lang sila ng warehouse o hardware. But this one is 2018 pa. Okay. Tingnan natin ha. The price on this one, the cement, during 2018 is 205. While on 2020, the reason one is around 240 to 230. So roughly, naglalaro sa 35 pesos per bags. Ano na nun ah. Then the sand is 1,200. Here, it's 1,400. So malaki talaga yung difference, 200 almost. The rebar, 135. Oh, bumaba ang presyo ng bakal. Naging 120. So, there's a big impact also kung mag-estimate ka ng different time. Okay? So, kailangan mo talaga i-consider yung dalawang aspect na yun. First, it's the location. And second, it's the time. Ang tanong, kailan ka dapat mag-estimate? I suggest you do your estimate 3 months before your construction. Kasi at that time, hindi naman siguro masyadong malaki yung magbabago sa costing. Saan ka pupunta? Of course, dun sa nearest na hardware sa inyo o kung saan mo ba napupusuan na bilhin lahat ng mga construction supply nyo. Kung ayaw mo dun sa pinakamalapit sa inyo, kung saan ka talaga gustong bumili. Kung sa pinaka-city, kasi na-canvas mo mas mura dun ng konti. Okay lang. Ngayon, pag alam mo na yung dalawang consideration na yun, may napupusuan ka ng hardware at alam mo na kung kailan ka magka-canvas ng price, pwede ka na ba pumunta sa hardware? Yun yung tanong eh. Hindi pa. Bakit? Kasi wala kang listahan. Ano itatanong mo sa hardware? Hindi mo alam yung mga materials na gagamitin mo. Don't worry, bigyan ko kayo ng listahan kung ano ba yung mga materials na gagamitin sa construction at ano ba yung mga dapat nyo i-canvas ng prices. Ibigyan ko kayo dito. Pero bago yun, explain ko muna sa inyo yung mga materials na to. Kasi kung materials lang, hindi naman pwedeng punta ka sa warehouse tapos bigay mo yung buong listahan ng mga construction materials. In short, ihingin mo yung pinaka-inventory ng warehouse kasi lahat halos yung ginagamit sa construction eh.
Hindi, hindi yun. So, ano ba yung mga materials na ililist ninyo? Explain ko sa inyo isa-isa. Per category, hindi individually kasi madami pa rin sila. Ang category na sinasabi ko is the four major category in construction. The first one is the structural. Ano ba yung structural? Ang structural ang nagsisilbing haligi ng bahay mo or the skeleton. So, ito yung pundasyon, beam, column, poste, pader, sage beam. Sinama ko na yung roofing sa structural. And, yun. So, yun yung structural. Then, the second category is the architectural. Ito naman yung ipapaganda sa bahay natin. Pintuan, bintana, lababo, toilet, mga tiles, pintura, at saka kisame. Okay? The third one is the electrical. So, electrical works. Ito yung mga wirings, mga panel board, mga exhaust fan, kung gusto mo na may exhaust fan, and the lighting fixtures, mga ilaw. And the last category for construction are the piping works. Ano naman yung mga piping works? Ito yung mga water line. Ito yung mga Pozo Negro, the sanitary, sewer, and then the storm drain, yung takbuhan ng tubig natin. So, sa structural, meron akong ilang listahan dito. Mapapansin nyo. So, ito lang. Hanggang dito lang sa Taiwan. Ito lang yung mga importanteng materials na kailangan nyo i-estimate o itanong sa hardware kung magkano ba yung mga yan. Actually, meron ako dito pero yung iba kasi hindi updated. Kaya, pinalitan ko yung kulay. Okay? Then, this portion from here to here, yan naman is para sa roofing mo, sa trusses, sa bubong, cladding, ridge roll, wall angle. Okay. We jump to the other side. Ito naman. Then dito. Ito, para sa architectural naman itong mga to. So, mga basic lang din to. Later on, mas malalaman nyo sila yung details. Ito, sa plumbing works. Or yung mga sinasabi nating piping works. Oh, sorry. This is for electrical works. Okay. Then, this portion is for carpentry and the plumbing works. Hindi ko pala nabanggit yung carpentry. Ang carpentry pala, it's nakakategorize din siya under the architectural. So, ito yung mga cabinets nyo kung gusto nyo ng mga built-in. So, ayun. Nalaman mo na yung location ng hardware. Nalaman mo na rin kung kailan ka pupunta sa hardware. At nalaman mo na rin kung ano yung mga materials na kailangan mong itanong ang presyo sa hardware. So, pwede ka na magtayo ng hardware. In short. No, just kidding. Pwede ka na mag-estimate. Yun pa lang yung introduction kung paano mag-introduction sa pag-estimate. So, hindi mo pa ma-estimate yung bahay mo actually. Binigyan ko lang kayo ng konting trabaho para malaman nyo yung pricing. Kasi, importante na alam nyo yung presyo bawat materials since installment yung paggawa nyo ng construction. Sa mga susunod na video, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nyo magagamit yung mga pricing na to. Nagkakaroon tayo ng detailed estimate. So, sana nagustuhan nyo tong presentation na to. And if nagustuhan nyo, alam nyo na, please like, share, and subscribe on our channel, ni Mrs. And sana magkita-kita ulit tayo sa susunod.